Mabuhay! Ako po si Catriona Gray, ang inyong NCCA Arts Ambassador. Inaanyayahan kayong manood at tumutok dito sa Padayon, the NCCA Hours, mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3 ng hapon. Halina't ma-inspire sa mga kwento ng pag-asa, makisaya sa kwentuhang puno ng kaalaman, at matuto sa ating sining at kultura. At para laging updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, i-like, sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa @NCCAOfficial. Muli, ito po si Catriona Gray. Padayon na! Sulong na! Ang mga opinyon, kuro-kuro at pananaw na ipapahayag ng mga panauhin at mga tagapagdaloy ay hindi sa programa, sa pamunuan o ng ahensyang ito. Tamang kaalaman tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Renena Peñas at ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Mabuhay! Isang makulay at buhay na hapon, mga kapadayon. Mga partners, ano bang dapat abangan ng ating mga kapadayon? At bakit ba tila napakaganda, makulay ang ating mga kasuotan ngayong hapon? Siyempre naman mga partners, di ba bagong taon, dapat makulay ang ating buhay. Yes. So kailangan tayong magbigay ng positive vibes sa ating mga kapadayon. Mag-garbo! Bakit? Yes, dapat. Napakagarbo mga partner. Bakit napakagarbo ng iyong kasuotan? Dahil dyan sa ating segment mamaya partner. Ay nako partner, dahil mga kapadayon, ang aabangan natin ngayong hapon, ano ba yung pinaka-importanting festival at isa sa festival na pinagdiriwang natin mga partners kapag ganitong buwan ng Enero. Ito ang Ati-Atihan Festival ng Kalibo Aklan. So mga kapadayon, alamin natin kung paano gaganapin ang pagdiriwang ng Ati-Atihan Festival sa Aklan ngayong 2021 at makakapanayam natin si Mayor Emerson Lachica at ang kanyang assistant na si Basilides Tabernilla. At dahil ako ang Hermana Mayor sa hapong ito, meron tayong maikling programa. Magbabalik-tanaw tayo sa mga paborito at isa sa ilan sa mga pinakasikat na Philippine art songs. Ako, kakanta ka ba dyan, partner? May chance. Nako! Pagkatapos ng performance mo, partner, at ako, nung sumayaw ako no, with the Genes, mukhang ito na talaga ang pasabog ni Annie, ang ating world-class artist dito sa Padayon. Partner, mukhang hindi naman siya magkasuot ng ganito kung wala lang, hindi ba? Yes, kaya abangan nyo yan mga kapadayon. At syempre mga partners, narinig pa rin ang ating mga segments na nagbibigay ng inspirasyon at saya, ang Sining Galaw at Sining Inspirasyon. Pero bago ang lahat ng yan, inaanyayahan namin kayong muli mga kapadayon na mag-submit ng inyong nominations para sa Order of National Artists at gawad sa manlilikha ng bayan.
para sa impormasyon at mga detalyeng kailangan ninyong malaman, panoorin ang munting patalastas na ito. Ang orden ng pambansang alagad ng sining ay nabuo noong April 29, 1972 sa bisa ng Proclamation No. 1001 upang bigyan ng natatanging pagkilala ang mga Filipinong may mahahalagang ambag sa pagpapayabong ng sining sa Pilipinas. Ang mga manonomina ay dapat mapabilang lamang sa isang kategorya kung saan sila nagkaroon ng pinakamalaking kontribusyon. Ang iba nilang merito ay idadagdag sa CP. Ang mga kategorya kung saan maaaring magnomina ay ang mga sumusunod: Architecture and Allied Arts, Dance, Design, Film and Broadcast Arts, Literature, Music, Theater, at Visual Arts. Para malaman ang kumpletong pamantayan at iba pang mga detalye para sa nominasyon ng pambansang alagad ng sining, maaari kayong makipag-ugnayan kay Ginoong Elijah Aban sa unaa at ncca.gov.ph o bumisita sa NCCA website www.ncca.gov.ph. Ang gawad sa manlilikha ng bayan ay pinangungunahan ng National Commission for Culture and the Arts. Sa pamamagitan ng Gamaba Executive Council ay nagsasagawa ito ng paghahanap para sa pinakamahusay na tradisyonal na mga artista ng bayan na nagtataguyod ng mga programang tinitiyak ang paglipat ng kanilang mga kasanayan sa iba at nagsasagawa ng mga hakbang upang maitaguyod ang isang tunay na pagpapahalaga at pagmamalaki pa rin sa ating mga kababayan tungkol sa henyo ng manlilikha ng bayan. Ang pagsumite ng mga nominasyon ay bukas hanggang February 12, 2021 at maaring isumite sa sumusunod na adres. Para malaman ang kumpletong impormasyon at iba pang mga detalye para sa nominasyon ng gawad sa manlilikha ng bayan, maaari kayong makipag-ugnayan kay Roche Severo sa gamaba at ncca.gov.ph o bisitahin ang NCCA website sa www.ncca.gov.ph. Wow mga kapadayon, habol na para sa ating nominasyon para sa gawad sa manlilikha ng bayan as sa Order of National Artists. Kaya mga kapadayon, huwag kayong bibitaw. Samahan nyo kami sa loob ng isang oras sa isang napakasayang episode ngayong hapon. Dito lamang sa inyong paboritong online program tuwing alas 3 ng hapon. Dito lamang sa Padayon, the NCCA Hour. Walang lubos na tumatagos sa puso at kasing bilis na nakapagbubuo nito kesa sa kontemporaryong awiting pag-ibig nating mga Filipino. Pero bago pa man lumutang ang salitang hugot sa ating mga kanta at mga diksyonaryo, meron na tayong mga klasikong kantang talaga namang kumukurot sa ating mga puso. At sa espesyal na musical episode ng Padayon, tara na at samahan ninyo ako at balikan ng ilan sa mga sumikat na kanta ng nagdaan. Kasama ang classical guitarist na si Monching Carpio live dito sa ating studio, halina't makipagkwentuhan, kantahan at humugot ng pagmamahalan sa himig ng Filipino Classic Art Songs. Magandang hapon, Monching! Magandang hapon naman. Kumusta ang ating bagong taon? Okay. Ay, hindi siya okay kasi nasa pandemic tayo. Pero surviving, coping sa ating sitwasyon. Kumusta ang ating mga gigs bilang musician? Ano naman ang pinagkakabalahan natin ngayon? Ngayon actually kasi di ba pandemic, so wala talagang live events. So ang pinagtutuunan ko na lang ng pansin is yung mga online teaching. And then nakikipag-collaborate ako sa ibang artists through Zoom, online, and then mga arrangements. And then nagsulat ako ng mga ibang pyesa para pagdating ng pagmalaya na tayo sa pandemic, handa tayong bumalik sa normal na buhay. At Monching, dahil classical guitarist ka nga, di ba? So ang pag-uusapan natin ngayon ay mga classic na Filipino songs, mga art songs naman. At isa sa mga pinakasikat na ngayon ay ang, actually parang ginawa siyang pop song, di ba? Yung Maalaala Mo Kaya. Bakit kaya naging ganun yung naging reception niya sa mga tao? Ano sa palagay mo? I think sa TV show dati, kasi lahat, wala pang internet masyado nun, so lahat tayo nakatutok sa TV at buong pamilya nanonood tuwing may Maalaala Mo Kaya. At the same time, yun yung theme song, so lagi nilang napapakinggan yung kanta at the same time nagsising in na sa kanila, tas kasama na sa consciousness nila yung Maalaala Mo Kaya na kanta. Yes.
akala ng actually madami nun, parang pop song talaga siya. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, ito ay actually it's a classical Filipino love song composed by Constancio Canseco de Guzman, diba? Na naging estudyante ni Nicanor Abelardo and composed the musical themes of numerous Filipino movies and radio novelas. Kasama rin sa mga sikat na compositions ni Constancio de Guzman, mga kapadayon, ay ang Bayan Ko and Kung Kita'y Kapiling na naging gold medal awardee at the Paris International Fair noong 1948. Diba? Sikat, social talaga. Noong paman, namamayagpag na talaga ang mga Filipinos, no, sa music. Diba pag nasa ibang bansa ka, sasabihin, you're Filipino? Yeah. You play music? Diba? Parang ganun laging, or do you sing? Diba? Parang na-encounter mo na ba yung mga ganung mga tanong sa'yo? Na-associate siya lagi sa Filipino kasi sikat tayo or kilala tayo bilang singers or sa international scene. So. Diba, munching pag ano, pag sabi nila sa abroad, hindi daw five-star hotel yung hotel mo pag wala kang Filipino band. Hindi ako aware. Yan ang sabi nila. Yan ang lagi kong narinig sa mga katsikahan dyan sa labas. Sabi, pag may Filipino band dyan, ay, ano tong hotel na to? Mataas ang antas ng ang stars ng hotel na to. Entertainment side. Yes. Actually, yung maalala mo kaya, meron siyang Spanish translation, Spanish version, na sinulat ni Guillermo Gomez Rivera. Na under sa title na Dulce Princesa. Wow. So mga kapadayon, kung may chance kayong ihanapin yan sa internet, siguro maganda rin pakinggan kung ano yung Spanish translation ng maalaala mo kaya na talaga namang tumatak na sa ating isipan at mga puso bilang mga Filipino. At para dyan, bibigyan namin kayo ng sample. Kapadayon, yan ang ating talagang pinagmamalaking maalaala mo kaya. Yan. So, Monching, isa ito sa mga tinatawag nating art songs ng ating bansa. No? Ano ba ang art song? Well, art song is a form of song na pina-perform sa isang recital setting, sa isang performance venue.
At actually, yung mga kanta natin kasi na Filipino songs, lately lang siya nagkaroon ng nabansagan na art song kasi nga yung mga composers nito ay nag-aral na Western. So nabalik nila yung influence nila na nakuha nila sa pag-aaral abroad. And then nilagyan nila ng structure ngayon yung paggawa nila ng kanta. Kasi di ba dati mga ang kanta natin ay puro folk songs lang. At hindi siya pinaperform sa stage, sa mga performance venue. At usually communal yung pag may gathering lang, doon na sila kumakanta. Pero ito kasi, yung mga kundima natin, ano na siya? Parang aral na yung pagkakasulat. Dahil nga yung mga composers natin ay nag-aral na sa ibang bansa. At dinala nila yung impluensya na yun para i-apply sa musika natin. Yan mga kapadayan. Di ba pag art song, iba rin yung atake? Pag ano ng boses, yung placement ng boses. Yung iba, iniisip. Ako rin, isa ako dyan sa guilty dyan. Nung bata ako, pag ganyan, ay, classic. Classical kasi ang tawag namin sa probinsya. Ay, classical. Ay, pakaluma, pang lola. Oh, may ano siya, may notion siya na baduy at luma. Yun din kasi yung ano, siguro dulot din siya nung na-colonize tayo ng mahabang panahon at natanim sa utak natin, sa consciousness natin na mas maganda kung ano man yung galing sa labas at lagi tayo at nagkaroon tayo ng inferiority complex sa kultura ng mga Western. So, isa yun sa mga dahilan siguro. Kala ng lahat, actually, maalaala mo kaya, ang alam ng lahat, isa itong kundiman. Diba? Pero ano nga ba ang kundiman, Monching? Well, yung kundiman kasi meron siyang form. So, ang una-una dapat nasa 3-4 timing siya na mabagal. Tapos, ang topic niya lagi is about love. Not necessarily romantic love. Pwede siyang love, pwede siyang tungkol sa bayan, tungkol sa kaibigan, tungkol sa iba pang bagay na minamahal mo. Parang ganun. And then, ang structure niya is una muna nasa minor key and then sa B part, sa isang part niya is magme-major siya. So yun yung pinaka structure ng kundiman. Pero one thing good about that is yung kundiman uniquely Filipino, 'di ba? Wala, hindi mo yan makikita sa kahit saang bansa. Kumbaga sa Brazil meron silang bossa nova, meron sa Portugal meron silang fado. Ang Philippines merong kundiman. Yan ang isa sa ating mga pinagkakakilanlan sa buong mundo, yung ating kundiman. Parang musical identity natin siya sa buong mundo. At saka isa sa mga pinakasikat dyan, of course, yung Mutya ng Pasig, di ba? Parang standard siya. Standard siya. Parang sa lahat ng mga recitals, mga concerts ng mga classical singers natin, ng mga Filipino. Merong Mutya ng Pasig, Nasaan Ka Irog, Selina Baliwag. Ito yung mga classical na mga kundiman natin na talagang nagbibigay ng mensahe ng masidhing pagmamahal para sa bayan. And bilang karagdaga na rin dun sa kundiman, kung saan siya nanggaling, galing siya sa word na kung hindi man. Kasi kadalasan nga yung topic ng kundiman is unrequited love na hindi nasusuklian. So, laging tragic yung topic niya. So, isa pa dun sa nakukonfuse ng mga tao is yung harana at kundiman. Kasi kumbaga yung harana, ginagamit siya sa panliligaw ng mga lalaki tapos kumakanta sila sa bintana ng bahay ng babae. Pero yung mga harana kasi, kumbaga parang kahit anong love song pwede maging harana, pero hindi lahat ng kundiman makakategorize mo siya sa harana kasi nga may form siya. Mapaharana man o kundiman, malimit na pumapasok sa isipan natin pag naririnig ang mga kantang ito, yung mga eksena sa baryo, sa probinsya, mga lunti ang mga tanawin, at mga bituing nagniningning. Ang susunod na kakantahin natin ngayon ay isa sa mga kantang gumagamit ng larawan ng kapaligiran upang ihayag ang pag-ibig na nararamdaman. Ito ay ang Bituing Marikit na binuo ni Nicanor Abelardo sa titik ng Zarzuela writer na si Servando de Los Angeles. Sa gabi ng
Monching, yung composer ng music ng ating tinugtog kanina ay si Nicanor Abelardo. Ano yung pwede mong i-share sa ating mga kapadayon about this great artist? Na actually, sa kanya nakapangalan ang main theater ng ating Cultural Center of the Philippines. Hmm. Pati yung music building sa UP, kasi yes. Abelardo Hall siya. So si Nicanor Abelardo kasi parang isa sa mga tatlong hari ng Philippine music or parang isa siya sa mga pioneer ng Kundiman sa Philippines kasi siya yung standardized actually. Marami sila pero siya yung pinaka parang the godfather ng Kundiman. So. Lumikha rin siya ng musika para sa mga sarswelang Tagalog. Kabilang dito ang Sumilang ni Basilio Lanuza at Dakilang Punglo ni Servando de Los Angeles kung saan ginawa or kinanta yung Bituing Marikit na ating pinerform kanina. Siya rin ang naging composer ng ating ano, 'di ba? Ng ating hymn sa UP. Yan, si Nicanor Abelardo. And then yung Bituing Marikit ginamit rin siya sa isang Sampaguita picture na pinamagatang Bituing Marikit. Actually, yung mga Filipino classical songs, mga art songs natin, naging theme song siya pala ng mga movies natin, hindi natin alam. Tulad nung Ang Maya, 'di ba? Meron part pala siya, Las Mayas, ng isang movie. Pati yung Nabasag ang Banga, yung mga ganun, mga sarsuela actually, na ginamit na rin siya sa mga pelikula noong unang panahon. Monching, matanong kita, may masasabi ka bang Bituing Marikit ngayon sa buhay mo? Well, figuratively, siguro yung mga taong malalapit sa akin kasi sila yung nag-i-inspire na magtrabaho ba ako at maging mas creative sa ginagawa ko para mas makapag-share ako sa mas marami pang tao. Pero mga kapadayon, gaya ng mga awiting na perform na namin kanina, kahit magkaiba man tayo ng antas sa buhay, kahit malayo man tayo sa isa't isa katulad ng Bituing Marikit sa Langit, ang mahalaga alam natin sa ating mga sarili at masasabi ninyo sa isa't isang iyo kailan pa man. Ibig buhay natin managin.
Yung composer niyan, ayon sa research, si Angel Peña ay galing sa aking hometown, sa Lawag, sa Ilocos Norte. Pero lumaki siya sa Malabon. Anong alam mo kay Angel Peña? Isa siyang prominent na jazz bassist. So lahat, kaya halos lahat ng composition niya may jazz harmony. Kaya pala ganun kahirap yung mga ano niya. Yung mga progression niya, yes. Kakaiba, hindi siya basic na 1-4-5 or something. Bilang isang classical guitarist, ano naman ang ibig sabihin ng mga Filipino art songs para sa iyo, Monchin? Bali, yung mga art songs kasi ito yung pagkakilanlan natin bilang Filipino. So pagka lumabas tayo sa ibang bansa, ang hindi naman pwede na tutugtugin lang natin kung ano yung music na ginagawa nila. So dapat may in-offer din tayo na sariling atin. At the same time din, ito kasi yung mga Filipino works, ina-adapt din namin siya as part of ng repertoire ng classical guitar. Kasi nga, lahat ng pieces sa classical guitar is gawa ng mga Western people. So, yung music na to, ito rin yung tinutugtog namin pag nag-abroad or para rin marinig nila kung gaano kaganda yung ginagawa nating musika sa Pilipinas. Speaking of that, Monching, no, yung pagkakakilanlan ng ating bansa. Totoo yan, pag nasa ibang bansa ka, di ba, so let's say, pupunta tayo ng Brazil, hindi ako kakanta ng, ano, ng bossa nova kasi mas magaling sila sa akin doon ng bossa nova. Pero ipapakita ko na kaya kong gawin pero hindi ako kasing galing. But one way na para makilala ka rin nila na at par ka with them as their as artists ay yung sarili mong musika. And pag tinugtog mo o kinanta mo yung uniquely na Filipino, talagang mamamangha sila. And we've seen this many times sa aming exchanges dito sa NCCA with other countries. Pag pumupunta, nagpapadala kami ng artist sa ibang bansa, iba talaga ang impact niya sa mga foreign audiences pag yung mga Filipino na repertoire na yung pinapakita. Na-perform na natin yung ilan sa mga paborito kong classic Filipino art songs. Ikaw ba, Monching, kung bubuo ka naman ng sarili mong playlist, Monching's Playlist, ano ang mga kanta na ilalagay dito? Siguro unang-una itong Iyo Kailan Pa Man kasi ano siya, adapted na siya ng classical guitar. So part na siya ng repertoire namin. And then siguro yung Nahan ni Hernani Cuenco and then yung Gaano ko Ikaw Kamahal. Bilang pangwakas na number dito sa ating segment, Monching, sa ating mini concert. Ayan. So dahil tayo ay nasa Yuletide season pa rin, di ba sa Pilipinas ang haba ng Pasko natin, nais nating handugan ang ating mga kapadayon ng isang well-loved Filipino Christmas carol na actually hindi pala siya kinompose as a Christmas carol, but ito po ay payapang daigdig. Ang gabi payapa, lahat ay ang kakaiba sa isang awiting pag-ibig nating mga Filipino.
Marami. Madaling kantahin, malumanay ang ritmo at may hugot. Ngunit, ang mas nangingibabaw ay ang sinseridad ng damdamin at ang mensahe ng pagmamahal na sa bawat letra ng kanta ay buong-buong inaangkin. Salamat muli, Monching, sa iyong oras at panahon para sa Padayon. Hanggang sa susunod na kantahan, mga kapadayon! Padayon! Pag-asa, katatagan at inspirasyon, yan ang mga eskodeng hatid namin dito sa Padayon. Kwento ng Filipinong artistang tampok namin ngayong hapon, ating tunghayan, ating pakinggan. Dito lamang sa Sineinspirasyon. I'm Beth Ramdakuma and I am a painter and a public school teacher from Taleda City. So I started painting last June 11, long before I have few backgrounds with yung sketching lang before COVID. So ayun, this pandemic lang ako nag-start ng painting. This pandemic lang, I learned painting long before. Hindi ako marunong gumamit ng brushes. Hindi kasi ako mahilig sa pag-paint. I tried using brushes and doon ko na-express yung mga depressions and trauma ko sa nangyari sa pandemic. Ang pinakamalaking pagsubok na nangyari sa akin during this pandemic, I was in a motorcycle accident last May 11 and na my collarbones and my ribs were broken. I have few injuries po sa ulo ko and my lungs were full of blood. And nakatulong po ng sobra yung pagpipinta ko. Dun sa bilis na recovery ko, nakakapag-express ako dun sa sadness or anuman yung na-feel ko from the accident. I realized during pandemic and dun sa nangyari sa akin na any day could be your last in this world. So we have to cherish our families, our health, and lalo-lalo na dun sa second life na binigay ng Panginoon sa akin. Sa mga kapwa kong artists ngayon sa pandemic na to, anumang mga pagsubok natin sa buhay, huwag tayong sumuko, laban lang, likha lang ng likha, ilang beses tayong madapa, bangon lang. Till death, we do art. Mga kapadayon, ang Ari-Atian Festival na ginaganap sa Kalibo, Aklan ay may tuturing na isa sa pinakamalaki at pinakamakulay na pagdiriwang ng kultura at pananampalataya sa ating bansa. Tinaguri ang Mother of All Festivals. Dito matutunghayan ang madubdob na debosyon na mga namamanata rito, hindi lamang sa pamamagitan ng taimtim na pagdarasal, kundi pati na rin sa walang humpay na kasiyahan at street dancing. Higit pa rito, panahon rin ito ng pagkasama-sama ng iba't ibang mga katutubong komunidad ng Aklan bilang simbolo ng pagkakaisa at kaunlaran. Ginaganap tuwing ikatlong linggo ng Enero, ang Ati-Atian Festival ay paraan ng pagbibigay pugay kay Santo Niño. Ginagawa rin ito bilang paggunita sa pagtatapos ng hidwaan sa pagitan ng mga Negrito ng Aklan at Marainon ng Borneo na nangyari noong 13th siglo. Ngayong hapon, upang mas matutunan natin ang kasaysayan at kabuluhan ng Ati-Atian Festival at kung ano nga ba ang mga aabangang kaganapan ngayong taon, narito po ang kasalukuyang punong bayan ng Kalibo, Aklan, si Mayor Emerson Lachica at ang kanyang executive assistant na si Ginoong Basilides Tabernilla. Magandang hapon po, sirs. Magandang hapon po naman, Sir Birdie at Sir Rini. Kami nagagalak na magiging kasama namin kayong mga ngayong hapon. Magandang hapon po naman sa ating mga kababayan dito po sa loob ng ating bansa at maging sa labas man. Ngayon nga pong buwan na ito, isa sa pinakamahalagang festival sa Aklan ay ang Ati-Atian Festival. Marami pong mga kwento tungkol sa pinagmulan o kasaysayan ng Ati-Atian. Pero para po sa kaalaman ng ating mga manonood, paano po ba talaga ito nagsimula sa Aklan? Itinuturing namin unang Ati-Atian ay naganap noong year 2012 nang mangyari ang Birth of Panay sa pagitan ng mga ari
at mga kaso galing Borneo na ang sinasok ng Espanya ng Pilipinas, ipinakilala ang Kristyanismo at sinabay ang kapiyestahan ng Santo Niño sa Aquitian Festival. Noong 1700s po naman, ang festival ay tinatawag ng mga Kalibonhon na Fiesta et Santo Niño na ipinagdiriwang ng dalawang araw at siyam na araw na nobena. Ang mga tao ay nag-i-street dancing. Ibig sabihin po noon ay sumasayaw talaga sa kalsada, sa kalye, sa daanan. In costumes po yan. Noong 1950s po naman, naging mas makulay. Nadagdagan ang tugtugan at nagkaroon ng iba't ibang mga tribal groups ang festival. Sumikat naman po ang Kalibo Santo Niño at Atian Festival noong 1960s, lalo na po nung dumalo si former President Ferdinand Marcos at ang kanyang unang ginang si First Lady Imelda Marcos bilang mga pangunahing bisita. Wow, yun pala ang kasaysayan partner ng ating Atian. Mayor and Sir Basilides, tinagulian nga pong Mother of All Festivals ang pista ng Atian. Ano po ba ang mga distinct o natatanging katangian ng festival na ito na naging basehan ng title na ito? Ang unang natatanging katangian nito ay ang people participation. Ang festival po ay mai-enjoy mo kung ikaw ay kasali sa street dancing at iba pang mga events. Kahit sinong pwedeng mag-participate dahil ang street dancing ay walang choreography. Dito mo mararanasan ang maging parang bata na carefree lang, walang inhibitions at nagsasaya o nagme-merrymaking ng halos walang katapusan at kapaguran. Natatangi rin doon ang tinatawag ditong pagapak, yung paapak kumbaga sa salitang Filipino o Tagalog. Malalaki at mabibigat na mga costumes na may matingkad o vibrant colors. Pagpapahid ng uling at pinta ng mga tao sa katawan. Posisyon sa mismong fiesta na minsan nagtatagal ng 7 oras. Ang chant na Halambira, Puera Pasma, Viva kay Senyor Santo Niño at yung snake dancing, yung maganyan-ganyan na pagsasayaw sa Magsaysay Park, iba talaga. Sir, maliban po sa pagiging isang faith-based celebration, panahon rin ito upang magsama-sama ang iba't ibang mga katutubong komunidad ng Aklan. Ilang indigenous groups po ba ang kabilang sa festival na ito at ano po ba ang mga gampanin nila sa mga preparasyon para sa Atiatihan? Sa ngayon, inasahan po natin na may mga almost 30 tribal groups no, na magsama-sama sa celebration sa ating tinatawag na Kalibo Santo Niño at Atiatihan Festival. Pero hindi ito magiging pareho sa dati na may sayaw sa kali. Gagawin nating virtual. Virtual ito kung saan ang mga tribo ay ibibidyusyon namin noong sa ngayon ni December. At ipapalabas online sa Cable TV sa January 16 and 17. Yun ang third Sunday po ng Atietien visible sa ating bayan ng Kalibo. Magkakaroon din po ng costume contest para sa mga tribo para magkaroon ng collection ang mga bagong costumes na gagamitin natin highlight sa Atietian Gallery. So sir, mahalin niyo upang ibahagi pa kung ano itong paapak para sa ating mga kapadayan? Ang mahilot o pagapak ay isang tradisyon kung saan pinapaapak ang imahe ng Santo Niño sa katawan ng mga deboto. Naniniwala kami na ang pagapak ay nakakagaling ng sakit at nakakatulong sa mga nagbubuntis at sa pagbubuntis pala ng mga nanay o mga hindi pa nagkakaanak ngayong taon. Imbis na pahilot o pagapak ay ang mga tao pupunta na lamang sa imahe ng Santo Niño para magdasal. Ang dami po naman kasi dito ng mga kababayan po namin, naniniwala po talaga dito sa ritual nito. At saka meron nga po talagang mga kasaysayan, may mga ulat po dito ng mga halos hindi na magkaanak na mga babae na talaga nabuntis sila pagkatapos ng pahilo. Sir, isa naman po sa pinakainabangang bahagi ng Atiatihan Festival ay ang sadsad Atiatihan.
pwede niyo po bang ibahagi kung ano yung, upang mabigyan natin ng idea ang ating mga padayon na hindi pa nararanasang dumalo sa Ati-Atihan Festival, kung ano itong Sadsad Ati-Atihan? Ang sadsad po ay ang pagsasayaw sa kalye o paggalaw ng mga paa na wala talagang choreography yun. Ang mga paa ay gumagalaw na parang sa sadsad. Kahit ikaw ay may mga paa, pariyo, kaliwa ay kaya itong gawin. Ang halapira ay may karuntong na pwera pasma. Yun ang term na ginagamit namin. Ang ibig sabihin ito ay kagaya ng padayon, sigila at magmimiking at sana hindi mapasma. Dahil halos taon-taon, inuunan talaga ang selebrasyon natin, lalo na sa pinakamatagal na prosesyon na nangyari sa mismong fiesta. Sir, mayroon pong distinct na tunog ang musika ng Ati-Atihan na naging inspirasyon na rin na marami pang malalaking festivals sa buong bansa. Paano po nabuo ang signature na tunog ng Ati-Atihan Festival? Alam po ninyo, nagsimula pa sa pre-Spanish period, bago pa man dumating yung mga Kastila. Nagsimula yan bilang pamamaraan ng pakikipagtalastasan, way of communication. Yung pagpupukpok o ng bagtol na tinatawag po namin dito o bagtol. Alam niyo po, yung bagtol na yan o bagtol, kawayan po yan na kung may idea po kayo ng nilalagyan ng tuba, nangyari yan o nagsimula yan na ginagawa po yung hudyat na merong pagtitipon. Ngayon, mga tambol na talaga, drums na, mga snares, mga tenor drums na talaga, o talagang dumadagundong. Pero yung baktol, anduroon pa rin. Sir, sa mga nagdaang taon, ano po ang naging main highlights ng festival? At sa gitna po ng kasiyahan ng street dancing, paano po natin napapanatili ang kasagraduhan ng kapistahan po? Opo, mula noong hanggang ngayon, ang main highlights ng festival ay nagpagpakita ng devotion kay Senyor Santo Niño sa iba't ibang paraan gaya ng pilgrims, mass, street dancing at merrymaking. Tapos yung procession, lubina at iba pa. Ang Ati-Atihan contest ay ginagawa ngayon sa araw ng Sabado ay isa pa rin pinakaabangan ng mga tao, ng ating mga turista, ang iba pang mga events kagaya ng Higante Parade, Halapira Ati-Atihan Nights, na may mga bands performers na nag-entertain sa mga local at mga bisita. Food festivals, product showcase, at saka yung pinaka-importante yung search for Miss Kalibo Ati-Atihan, at iba pa ay nabibigay ng dagdag na kasiya sa ating Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival. Mayor and Sir Basilides, ngayon pong panahon ng pandemya, ano-ano po ang mga pagbabago sa pagdiriwang ng Ati-Atihan ngayong 2021? Ang mga activities, yung mga gawain ay talagang mostly virtual. Video shooting nga, video shoot kung tawagin namin dito para mas madaling maintindihan ng karamihan para walang magiging pagsuway sa basic protocols. Karamihan ay mga contests para sa Ati-Atihan costume. Mga Ati-Atihan inspired face masks at PPE. Binagaybay or aklanon poetry. At iba pa na kung saan may mga entries gagawin sa bahay ng mga participant. Ang sadsad, gagawin lamang ng 2 araw para makapag-video shoot. Ang mga dancers po naman, stationary lamang para maiwasan ang pagkakalapit ng mga dancers. Ilimitahan din po ang mga participant ng bawat tribo. May mga activities din na mag-gather ang mga tao pero mag-i-impose pa rin po tayo ng safety protocols, ika nga na tinatawag, at magtatalaga ang Philippine National Police, marshals, tanod at iba pang mga volunteers, mga force multipliers para masigurado po ang peace and order. Sir Basilides, yun po mga yes, pagdiriwang po natin, mga kasiyahan kahit sa mga ilang lugar lamang. Will this be open po sa ating mga turista? Gusto ko namin i-share yan. Siyempre ah, pero talaga, alam po naman natin yung kalagayan natin ngayon. So i-share na lang namin through video, through media, through social media platform.
Alam po naman kasi we will take so much of the technological advancements present. We will try to strive na matuloy pa rin po kahit video shooting o virtual na presentation na lang muna. Ngayon po, ang COVID-19 hindi din po makakapigil sa ati-atihan. Pero gagawa po kami ng paraan para talagang mangyari at mangyari pa rin po ang ati-atihan kasi inspirasyon po namin si Senyor Santo Niño. So, Mayor La Chica, maaari ho ba kami makahingi ng mensahe? Meron ho ba tayong pwedeng ibahaging mensahe sa mga aklanon at sa lahat po ng ating mga manonood ngayong hapon para maging bahagi po sila ng pagdiriwa ng Ati-Atihan Festival? Masaya po kaming ibahagi sa inyo po ang mga nagaganap sa Kalibo Ati-Atihan Festival 2021. Vibrant in the new normal. Sa amin pong Facebook page na Santo Niño Ati-Atihan Festival, inaanyayahan ko po kayong i-like ito para po sa mga nakapag-experience na nito sa mga nagdaang taon. Pwede po ninyong ibahagi ang inyong best and memorable photo sa amin. Throwback Ati-Atihan Photo Contest. Photo sharing. Kung meron din po kayong istorya ng miracles or answered prayers, inaanyayahan po rin po kayong isend ito sa amin para sa aming gagawing po. So, maraming salamat sa NCCA at sa program host natin kay Sir Brady and Serini at ito na Padayon. Viva Kalisipan sa Tuninyo! Viva! Yan! Mga kapadayon, hindi man natin madadaluhan ang mga paborito nating festival tulad ng Ati-Atihan, ngayong Enero, narito naman ang Padayon upang ihatid ang kasiyahan sa mga tahanan ninyo. Sa papalapit na kapistahan ng mahal na Santo Niño, sana'y patuloy lang ang ating pagpapasalamat sa mga biyayang ating natatanggap. At sana'y mas tibayan pa natin ang ating pananalig na lahat ng ating mga pinagdaraanan ngayon ay ating malalampasan. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, dito lamang sa Padayon. Handog nami pagtatanghal, tampok ang iba't ibang Pilipinong artista. Kahit tayo nasa gitna ng pandemya, naway sa pamamagitan ng sining, kayo'y aming mapasaya. Kaya, ihanda ang inyong mga sarili na mapapalakpak at mapawaw, pagkat talentong Pilipino'y magniningning dito sa Sining Galaw. Thank you.
Mga kapadayon, ako, napakabilis ang oras kapag maganda ang programa. Isang oras ang mabilis lumipas na punong-puno ng saya, inspirasyon at kantahan. At syempre, pagbati sa ating minamahal na diva, ang aking mahal na kaibigan, Miss Annie Luis, grabe! Partner, tuwang-tuwang ating mga kapadayon dahil talagang narinig nila ang tinig ng ating world-class artist at host dito sa ating padayon. Oh, ang daming heart, ang daming clap, clap, clap doon sa ating comment section ngayon. Partners, congratulations. Thank you, partner mga partners. Annie. Slight lang. Ibi partner, alam mo, walang halong biro, partners, ha. Sobrang proud na proud ako sa'yo. Bow talaga ako sa'yo. Kapag ganito ang pasabog sa mga unang araw ng bagong taon, talaga namang napakahusay mo, partner. Thank you, partner. Sana magtuloy-tuloy yung ating mga pasabog ngayong taon, di ba? Na magagandang pasabog, huwag naman yung masama. So, speaking of, pero dahil sabi mo, partner, na kailangan maganda mga pasabog na kailangan ibigay sa ating mga padayon, siguro pag-usapan din natin ngayon, mga partner, yung pananampalataya. Kasi kanina, di ba, partner, sa ating interview kanina dun sa Atiatian Festival, meron sila nung parang paapak at saka pahilot, no, na naniniwala na doon sa paraan na yon ay magagamot ang kanilang mga hiling, kagalingan, no? So, sa tingin niyo, mga partners, gaano kahalaga itong word na pananampalataya sa ating kultura dito sa ating bayan? Alam mo, partners, naniniwala ako na likas sa ating mga Filipino talaga, na malakas ang pananampalataya sa isang mas nakakataas na nilalang o tinawag natin poong may kapal. Sa katunayan, iba-ibang tawag ng ating mga indigenous people sa mga may kapal natin. Sa Ilocos, di ba, Kabunian, may Bathala sa Tagalog. Iba-iba ang Panginoon, Poon, iba-iba yung tawag natin, Ala. Yan. So, pero naniniwala lahat tayo na merong supreme being, divine being na nagbabind sa atin, na pwede nating lapitan kapag meron tayong mga suliranin at pwede nating pag-alayan ng ating mga adhikain, mga ganitong mga mga achievements natin, mga regrets, di ba? May mga ganyan tayo. May very, very strong sa ating mga Pilipino yan. Ako naman, mga partners, syempre sa nakalipas sa taong 2020, napakarami natin pinagdaanan bilang isang bansa. Nandiyan ang mga kalamidad, ang mga bagyo, paglindol, at syempre ang pandemya ang patuloy natin kinakaharap ngayon. Pero syempre, kung wala ang pananampalataya natin bilang isang tao, talaga namang siguro marami na sa atin ang bumigay dahil sa dami ng mga problema. Pero kumapit lamang tayo, kumbaga, humugo tayo sa lahat ng mga dapat nating pasalamatan ng ating divine, ang ating ama sa ating relihiyon. At syempre, napakaganda na isa sa mga kultura ng mga Filipino ay ang matinding pananampalataya. Ika nga, sa walong kultura merong isang pamamanata. Dito, nababalot yung ating matinding pananampalataya bilang isang bansa. Yun, parang sinabi nyo lahat ng mga partners, no? Talagang tama ang mga sinabi ninyo. Siguro panghuli na lang, mga partners, sa panahon na ito, nagsimula na ang bagong taon at meron tayong ipinagdiriwang na isang festival. Sama-sama tayo buong Pilipino, anumang relihiyon, na sabay-sabay nating ang ating pananampalataya sa dakilang lumikha ay patuloy na manalangin at manalig ng kasalukuyang dinaranas natin ngayong taon na ito ay tuluyan ng matapos. At lilipas din. So mga kapadayon, sabay-sabay tayong manampalataya, manalangin na matapos na ang pinagdadaanan natin at sana wala nang mga ganitong pagsubok na dumating at lalo nang magbigay ng liwanag ang ating buhay itong bagong taon na kinakaharap natin. At para laging updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, i-like, sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa @NCCAOfficial. Dito sa programang hatid ng NCCHCCP, ugaliin kami samahan araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3 ng hapon. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa inyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, kahit manawari lumawig ang buhay. Maraming salamat sa pagtutok sa aming programang nagbibigay ng
kaalaman. Sa programa nagbibigay ng kasiyahan. At sa programa nagbibigay ng inspirasyon. Ito ang Padayon! The SCA Hour! Sulong na!